We are always thinking about like paano kaya magkaroon ng isang permanent visa. Maganda siguro kung may permanent residence ka sa Japan kasi mas maganda, maraming pwedeng pagtrabahuan, ganun-ganun. Is it true, sir, na malaki ang kaibahan ng pagkaroon ng permanent residence visa compared to Filipino working abroad in Japan? Actually, pagka permanent residence visa ka, ma-uobliga ka na mag-ano ng tax eh. Alright guys, so hello mga do, mga dai, thank you kaayos. Maraming salamat sa mga nandito ngayon, nanonood, at sumusubaybay sa ating mga talakayan tungkol sa buhay, OFW, tungkol sa buhay bilang Pilipino sa ibang bansa at nasa Pilipinas. Is my honor, of course, napaka-special na taoing ito. Hindi lang tayo yung pinakauna na naka-invite sa kanya ng mga ganito, yung mga talk show, yung mga usapang OFW. Meron na siyang mga experience na ganyan at talagang hindi siya nauubusan ng dahilan kung bakit kailangan niya itong i-share sa mga tao para maging inspirasyon, para maging tawag dito rason kung bakit tayo ay patuloy na gagawa ng paraan para sa ating mga pangarap. Of course, guys, sino pa ba yung kinukwento ko dito? Siya po ay isang dugong Pinoy na may dugong Hapon. Okay? Naipamamalas po niya ang pagluluto sa paraang kanyang profesyon, sa paraang kinukontent din niya sa kanyang mga vlog. Walang iba kapag sabihin mo Kaawishi, basta hero. Basta hero, Kaawishi. So, buhay mo, ikwento mo! Ayun, right. Hello. Hello sa inyo lahat. Yun, ako nga pala si Kaawishi, hindi tunay na pangalan. Yun, nandito ako sa Japan pero hindi kami mayaman, may kaya lang. Pero dahil lang din sa, sa pagpupursige, ayun, unti-unti nagkaroon ng mga bagay-bagay na napundar yan. Siyempre, kailangan, yung pursige na yun, kailangan, hindi lang yung basta na nasasabi mo lang, kailangan yung talagang gagampanan mo, gagawin mo yan. Pa-introduction pa lang yan, nagbibigay na ng motivation, nagbibigay na ng inspirasyon, di ba? So, ngayon, Sir Hero, ano ba ibig sabihin ng Awishi? Ang ibig sabihin kasi ng ka-Awishi, yung Awishi, sa saltang Hapon, masarap. So, parang kasarap, di ba? Usually kasi, di ba, sa Pilipinas, yung Awishi, di ba, may Chichirea. Gustong-gusto talaga natin malaman yung mga background ng ating mga guests. Ano po ba tayo noong hindi pa tayo discover sa larangan ng ating profession ngayon bilang chef or bilang cook? So, ano po ba yung paano po kayo nagsimula? How did you start? Can you share to us yung buhay natin sa Pilipinas bago kayo nag-Japan? What's the situation, 'di ba? You're actually half blood Japanese, half blood Filipino. So you perhaps have a different story to tell and we're so excited to know about it. Since 10 years old, pumunta ako dito sa Japan. Nag-aral muna ako sa Pilipinas. Pero 17 years old, nag-try na akong magtrabaho doon sa Pilipinas na nag-apply ako sa mga pero hindi rin ako na aprubahan. So, yun nga, dahil sabi ko mukhang hindi yata talaga dito ako sa Japan. Yun. From 18 years old ako, nakapagtrabaho na ako dito sa Japan at yun, meron na rin kasi akong, nung that time, may
ano na ako, buntis na yung asawa ko nun. Oh. 18 years old. So, 18 years old. May ini-expect ka na na bata yung baby yeah. niyo po. Mm-mm. So, your daughter, your son, ano po? Oh, babae. Daughter. Babae, okay. So, sa 18 years old na batang ama, maituturing na batang ama po, di ba? So, I think marami po talagang makaka-relate nito, pero maraming may kakilala na ganito din yung challenge, okay? Challenge pero accepted, di ba? So, how did you face yung challenge na gano'n na, okay, 18 ako, tapos may i-expect na ako na anghel sa buhay ko. Ano yung pinakauna na tawag dito? Pumasok sa isip mo nung sinabi na or nung nalaman nyo na la, may expect tayo na bata na darating sa buhay natin. Dahil nga nangyari na yung sitwasyon na yon. So tapos galing din ako sa broken family. So sabi ko hindi ko dapat to gawin din yung nangyari sa akin. Dahil syempre ayoko din naman mangyari sa mga anak ko yung mga hirap na nangyayari din sa akin ngayon. Only mother ko lang. Tsaka yun nga, hapon na sa Pilipinas ako, yung mother ko lang ang nagtatrabaho dito sa Japan nung time na yun. Tawa ng Diyos yun, magkakasama kami ngayon ng pamilya ko. Dito, hindi broken, ganyan. Yan yung isang inano ko eh. Parang pinahawakan ko na para hindi masira yung lahat ng bagay na to. Yung sitwasyon na nangyari na ano, tapos yun nga, sila din yung naging inspirasyon ko, nagbigay tatag sa sarili ko na yun nga yung mga anak ko na kailangan ko talagang maging ano, tumayo ng hindi lang bastang nakatayo lang na ano, kundi kailangan gagampanan mo yun. Magiging tunay matatag na haligi, tunay na matatag na haligi sa pamilya po. Of course, kapag nag-interview ako, tinitingnan ko talaga yung public exposure ng isang ng guest ko, kung ano yung mga ina-upload niya, ano yung sineshare niya. And then, one of the thing na nakita ko is yung pinaka-latest na upload niyo po, yung tungkol sa pinagdaanan niyo po bilang Pinoy, half-blooded Pinoy-Japanese, pumunta sa Japan, yung trabaho nyo at hanggang naging chef na po kayo sa isang hotel or nakapasok na po kayo sa isang hotel. Now, of course, nandun na yan sa content nyo at pag-uusapan natin yan ngayon. Anong kwento mo, di ba, 18 years old, how did you, anong mga trabaho, how did the opportunity of going to Japan welcomes you? Ang pinakauna ko naging trabaho rito sa Japan, yung laundry. Yun, naglalaba kami ng mga damit, tapos pa dryer, tapos siyempre, bibisikleta niyan, umuulan, kung hindi nakapayo, nakakapote. So, yun yung first na trabaho ko rito. Tapos, yung pangalawa na yung nag-dishwash nga din ako ulit sa Philippine Club. Malaking Philippine Club yon. So, at doon din yung nagsimula yung nahilig ko na magluto. Kasi yung time na nagkaroon ng chance na, hindi naman siguro chance, yung actually wala talaga akong ano sa pagluluto nun kasi 18 years old, mga 18, 19 na ako nun eh. Yung chance na yung dumating na parang binigay kagad sa akin na ikaw na lang mag-isa sa kusina. Sino magluluto kung hindi ikaw? Eh yung nangyari noon, luto hugas ang ginawa ko noon. Habang pinag-aaralan ko yung mga pagluluto na yon, naghuhugas ako. Alam mo yun, wala akong nagtuturo sa akin. Sinabi lang, "Operate mo to." Tapos tatanungin ko lang, okay na ba to? Ganito ba itsura? Ganito ba ano yung mga ganong bagay na ano? So, parang doon na develop yung ano yung kagustuhan ko na magluto. Parang doon nag-start na parang siguro para sa akin to pagdating ng araw.
sa larangan ng pagluluto, may mga training talaga. Or when it comes to doing the job outside the country of the Philippines, yung katulad ng Japan, pagpunta sa Norway, most of the time, meron talaga silang training na ginagawa ngayon. Yung sobrang, sobrang napaka-strict ng process for you to handle food muna bago ka ganun. So sa iyo po, is, of course, that was long time ago, yung matagal-tagal na din na nangyari yun. Yung panahon na yun is may possibility talaga na ganun yung mangyari. Yung parang good thing kasi walang training, but the worst thing is mapapabayaan ka at talagang ikaw lang yung magdi-discover ng passion mo sa pagluluto. Yung niluto mo na palpak. may experience ka ba na napalpak? Kasi of course, you don't have... Oo, syempre. Kasi... nung time na yun talagang wala akong ano eh, wala akong alam na pagluluto. Siguro nagluluto-luto ako noon, yung sardinas gigisa ko lang sa bawang sibuyas, pero yung mga fried chicken na yan, imagine fried chicken, hindi naghanap ako ng manok, tapos in-oven ko siya, tapos diniretso kong prito sa ano, sa kawali nga. Tapos sabi nga sa akin, hindi ganyan, dapat pinapakuluan mo muna yan, yan yung style natin dito, ganito ganyan, para crispy. Ah, ganun ba? So doon, una yon, palpak na yon, pagpiprito ng fried chicken. Tapos pancit, yung yakisoba nga, kung tawagin dito sa Japan, no? Yung matamis-tamis kunti, di ba? Oo. So, nilagyan ko ng toyo. Hindi ko alam may sauce na nakalagay na to. So, ginawa ko ng timpla. Hindi ganyan. Talagang, yung mismo, alam mo yung, kung isipin ko ngayon, yung mga natutunan ko na unang pagkain, yung unang luto, is mga basic. Nga, mga basic yon. Pero, yun na nga, parang sabi ko, kailangan talaga, dadaan talaga sa buhay yung magiging basic ka muna talaga. Yes, kita mo yun. Yes. Naging dishwasher ako nung time na yon. Tapos ngayon na naman, bago ko ulit ako nakapasok sa hotel na to, dishwasher ulit ako. Yun. Hanggang sa naging ano ko. Yung parang alam mo, pabalik-balik, pero bangon lang. Tayo ka lang lagi. Huwag kang ano, huwag kang bibitaw. Huwag kang uupo hanggat maaari. Anong napupulot mo na aral dun sa mga experience na, of course, it was so challenging for us na magkamali. Pero ano yung na-realize nyo po ngayon? Like, wish na hindi mo nadaanan yun, or you're so thankful that you experienced all of those stuff? Siyempre, kailangan... yun nga, thankful ako na nadaanan ko yung ano na yun. No, lahat ng klase ng bagay na ang pinanganak na magaling kang guro, magaling kang kusinero, magaling kang... yung alam mo yun, yung estado sa buhay, yung dedirekta ka kagad na, ay, magaling na ako kagad. Pero ako, aminin ko sa sarili ko, no, kahit na alam ko nang may abilidad na sa pagluluto yung skills ko, pero nitong ginagawa ko eh, boss, mag-a-advise sila sa akin, ginagawa ko yun, kinukuha ko yun, pinupulot ko yung sinasabi nila, ngayon, i-apply ko sa pagluluto ko ngayon. Yun, doon ko lalong nadadagdagan yung mga idea ko sa pagluluto. Hindi lang yung masasabi kong sariling akin. Alam ko na to eh, gamay ko na to. Hindi ako ganun. Yung gagawin ko, makikinig ako sa mga sinasabi ng mga ibang tao. Pag nakita, pag narinig ko, mukhang okay yun ah. Sige, ganito gagawin ko. Just like the other work din. Mas maganda yung pupulutin mo lahat ng mga sinasabi sa iyo ng tao. Tama. So lahat ng mga suggestion, lahat ng mga pangaral, talagang pinapakinggan at hindi yun nagtatapos doon. Dapat you know how to filter the good thing they recommend or yung sinasuggest nila, filter mo yun, tapos idagdag mo yun ng magagandang asset na magiging magandang skill yun sa sarili mo. Wow, na mong i-apply yun. And then, ang mangyayari, magplaplas tuloy yung skills mo, dadagdag yung kaalamanan mo. Tama. Yung pag-a-update ng galing ay patuloy kasi pinifilter yung mga magaganda lang. Learning again and again.
di ba? Tama. Yun, yun yung talagang pinaka nagustuhan ko talaga. Kaya yan ang nilagay ko sa yun sa profile pic ko. Wow. Parang parehas lang siya sa pinaka gusto ko rin na line, which is lifelong leaders are lifelong learners. So ibig sabihin, habang buhay kang nag-aaral para magiging habang buhay ka na leader. Wow. Mm. Anong mga trabaho po ang iyong mga ginawa? Yun na. Yun nga, yung kanina yung sinabi ko, dishwash ako, tapos nagluto ako. Tapos yung sumunod nun, factory naman, then construction na. Reforming ng bahay or magkakabit ng board panel sa mga kuryente, sa mga tubo. Ang dami ko talagang pinagdaanan kasi natutunan ko 'to, magiging skills ko 'to habang buhay. Nagbuga ako ng mga semento, yung mukha ko talaga parang yung mga semento na talaga. Tsaka yung semento na yun, hindi lang basta semento yun, may kasamang fiber yun, bubog. Talagang makato yun, kahit na ba sabihin mong magpahid ka ng cream or kung ano mong ipahid mo, yung petroleum, talagang pag pumunta sa'yo, makate. Ano siya eh, kasi isipin mo pagka nagpahid ka, mas lalo pang dumidikit eh. Opo, kasi nadidiin. Nadidiin. Tapos sasamaan pa ng hangin. Yun yung isang ano doon. Ano sabi? Yung siguro talaga dahil mabait lang din sa akin ng Panginoon. At pinadana sa akin yung mga bagay na giging magagamit mo balang araw. Yung tipong, kasi ako yung taong mimili ng trabaho eh. Kahit na anong klaseng trabaho yan, kukunin ko yan. Yun, kasi yung madalas sa mga na kakausap ko na tao, hindi lang Pilipino, hindi lang Hapon, hindi lang Ibalay, sinasabi nila kagad, ay hindi ko kaya yan. Ganun kagad sila. So sabi ko ganun, siguro yun yung naging iba ko sa kanila. Parang, o kasi, hindi mo naman, parang mag-apply ka nga ng trabaho eh. Paano kung yung nag-apply ng trabaho, yung in-apply mo ng trabaho, tinanong ka, may experience ka na ba? Parang ganun din. Eh kung sasabihin mong wala, so hindi ka pwede. Siyempre, pwede mo namang sabihin na, hindi ako matututo kung hindi ko magkakaroon ng experience. Yes. At tapos kapag nakapag-experience na at medyo challenging lang, susuko agad without any backups, 'di ba? Yun. So, doon tayo lamang kapag hindi tayo sumusuko sa ganun na mga challenges. Kaya kailangan talaga yung lakas ng loob lang, yung hindi mo dapat sukuan yung mga bagay. Ngayon, siyempre, siguro may time na nagkakaroon ng yan na bankrupt yung kumpanya or nagkakaroon ng trouble sa kumpanya or hindi mo naman talaga kasalanan. Usually nangyayari sa akin yun eh. Sabi ko ba, mukhang kailangan ko na talagang alisan ito kahit na hindi ko na kasalanan. Siguro parang ganun nang ginagawa sa akin ng Panginoon, na para alisan mo na yan, next step ka naman, dito ka naman, mga ganun. Ang dami, talaga sa ilang taong kung dito sa Japan na nagtatrabaho, napakadami ko nang, pati yung demolition, yung pagigibangan ng bahay. Naging trabaho ko yan. Napakadelikado ng trabaho na yan. Tapos yung magbubuga ka ng tag dito, parang liquid siya muna, tapos magiging pag binuga mo, magiging styrofoam siya. Liquid siya, may acetone siya na matapang, tapos magiging solid siya. Gumagano siya, lumalabas. Parang isolation na siya sa bahay, di ba? Ayun yung ano niya na yun. Kasi minsan nagbubuga din kami yan sa ano, sa mismo yung isolation. Sa kisame, sa pader, nagbubuga kami. Makati yan eh.
di ba? Makati. Tsaka Makati. Sobrang delikado. Mm-hmm. Tapos ginawa din namin yan, yung extension ng daanan sa bundok. So makitid yung daan niya eh. Mm-hmm. Yun yung ginamit namin, yun yung ginawa namin na para imbis na semento, yun yung ginamit namin na pang-extend. Pinakaibabaw na lang yung magiging semento nun. Wow. Saan yun? Sobrang lamig nun, sa Niigata. Talagang gilid kami ng ano, bundok. 2 weeks kami, 2 weeks, oh, 2 weeks nga, oh, 2 weeks kami dun talagang. One thing that I really, kind of, tawag dito, yung parang na-remember ko when it comes to you telling us the story about what are the jobs or what are the works nga na experience niyo po dito sa Japan. Yung sinabi niyo po na, of course, we are not, parang binigyan ka ng opportunity, huwag kang sumuko agad. Diba? Mm-hmm. Sabi mo na huwag kang sumuko agad. But you told us also na God also has His own way of telling you, stop na. Lipat ka sa iba. So I was like, totoo din yun. You know, the message of the Lord is in a different way, mysterious ways. And one thing that parabang na sink in sa utak ko na, okay, totoo yun. Totoo talaga yung sinabi ni Sir Hero na when the time na kaya mo pa, gawin mo. Hindi excuse yung pagod. Pero kapag risky na, it comes to your life na, tigil mo na. Iba naman. Ganun. Kasi so, alam mo naman din na sa sarili mo na ginawa mo naman yung lahat eh. Yung lahat ng tama ng bagay. So, ngayon, kunwari lang talaga, magkakaroon ng trouble sa trabaho, kung ano man ang nangyari, or yun nga, bankruptcy, yung mga ano. So, talaga, it's time to move on. Lumipat na. Move on. Move on na. Lord, we are always thinking about, like, paano kaya magkaroon ng isang permanent visa? Maganda siguro kung may permanent residence ka sa Japan kasi mas maganda, maraming pwedeng pagtrabahuan, ganun-ganun. Is it true, sir, na malaki ang kaibahan ng pagkaroon ng permanent residence visa compared to Filipino working abroad in Japan? Actually, pagka permanent residence visa ka, mauobliga ka na mag-ano ng tax eh. Totoo. Kasi yan yung ano, yun yung magbabawas naman sa pag sa sahod mo. Totoo. Tsaka yun nga, hindi lang yung mismong tax mismo, yung hoken, yung insurance nga, talagang iuobliga na yan. Kasi once na kung ano mangyari sa'yo, at least covered ka. Totoo. Yung hindi ka yung parang mabibigla, wala akong pera, pero kailangan ko magpa-check up. Yung mga ganun. So, parang, yun nga, hinuhulugan mo. Huwag mo naisipin na hindi naman ako lagi nagkakaroon ng sakit. Huwag mo naisipin yun kasi once na biglaan ka nagkasakit na hindi mo alam. So, magkano na lang babayaran mo? May lakas ng loob ko na pumunta ng hospital dahil parang, hindi naman ganun kamahal to kasi nakaano naman na ako. Baga, insured ka na. Yun eh. Yun nga, unlike sa, di ba, sa mga OFW na naghahangad sila na ganito. Although na, dahil para magiging benefits mo rin sa buhay yun pag na-permanent ka. Kasi nga, yun nga, may maobliga kang magbayad ng mga tax tsaka mga ano. Baga, yun ang magiging benefits nun. Pag so, the benefit, I mean, yung isang bagay na parang most of the time, we don't want our money to be subtracted with those taxes, mga ganun-ganun. But the benefit there is, ano-ano po yung mga benefit ng isang permanent residence na holder po? Like, for example, hospitals, mga medicine, ano yung mga, anong kaibahan kapag naka-PR? Ayun na nga. Yun, hindi ka mabibigla sa babayaran mo pagka naka-ano ka sa insurance. Nakapasok ko sa insurance, so hindi katulad ng yun nga. So anong cut niyan, sir? Like, have you tried buying medicine in the sa pharmacy na yung binabayaran mo? Like, for example, lagay natin
ubo, may ubo po kayo, bumili po kayo ng isang, yung halaga niya is a total of 10, for example, 10,000 yen, and then magkano lang po yung binabayaran ng isang PR or gano'n? Siguro, yun niya, depende sa dami ng gamot eh. Ayan, tulad niya, kung ubo lang, magkano lang yan, siguro wala pang 500 yen ang mababayaran mo dyan. May check-up ka na, meron ka pang gamot nun. Wow. So, or ibig sabihin, yung mga ganun, sir, talagang may doktor na magre-resita sa'yo sa ubo lang. Mm-hmm. Tapos yung babayaran mo is only 170 pesos. Oo, mga ganun. Isipin mo, yun, sa Pilipinas, magkano ang check-up lang sa atin, 500 yen. 500 pesos, diba? 1,000 yen na yun, mga ganun. Oo, 1,000 yen na yun. Pero sige, sabihin na natin magmahal man ng ano, yung talagang sobrang mahal. Siguro sabihin na natin aabot ng 3,000 yen. Pero ano na, medyo mataas na yung sakit mo nun. Yes. May mga surgery na involved nun, mga ganun. Hindi naman siguro. or marami ng mga tawag dito? Test na involved, like for example, mga machine. Pinasok ka na sa machine. Okay. Okay, yan. Marami ng ganun. Ang mahal dito talaga, dentist. Dentist, di ba? Kaya nga, ang ganda umuwi sa Pilipinas para lang magpalinis ng ngipin. Tsaka pabalik-balik ka pa dito pagdating sa dentist. Hindi lang yung isipin mo. Isahang appointment? Oo, bubunutan ka lang ng ngipin dito, papapalikin ka pa ng 3 beses, 4 beses. Yeah. So, iba yung day for them to check your teeth, iba din yung day para mag-check ng anesthesia, iba din yung day para linisan ulit, ganun-ganun. Oo, tatanggalin yung pinakaugat, ibang day yon. At pag natanggal na yung ugat, tapos tatakpan, o bumalik ka sa sundon na schedule mo, doon na natin bubunutin. Imagine yung ganun na process nila pa isa-isa lang talaga. Ganun pala yung nangyari. May kilala kasi ako na ganun. Tapos sabi ko, pa't pabalik-balik ka dyan? Hindi pa natanggal yung ngipin. May pangatlong beses mo nang pumunta dyan. Bunot lang ng ngipin yun. Imagine mo yung ganun. Pero kasi, sabi naman kasi nila, dahil nga yung Hoken is hanggang dun lang yung kailangan na bayaran. Na mababayaran ng Hoken. Pero, hindi ako naniniwala dahil gusto nila ng nag-aim sila lagi araw-araw ng kung magkano kailangan nakita. Yun yung ini-aim nila kasi may mga pinapasahod sila. Hindi katulad sa Pilipinas na mag-isa lang, kahit mag-isa lang yung dentista dyan. Go yan kahit na ilan ang tao na nandyan. Dito kasi may mga pasahod rin din, may mga assistant. Diba? May nagsabi dito si Cecil Mabini. Kilala mo yata to, sir, eh. Yes. 10 beses yung panga. Ano ba yan? Next time, maganda yung i-interview mo. Ano naman siya dito? Game ba naman siya? So, may recommendation na si sir. Yeah. So, baka naman, ma'am, si Cecil Mabini. Alright. Tapos may nag-message dito. Parang may talent revelation tayo dito, sir. May nagsabi dito kanina, nabasa ko eh. Tingnan muna natin. Ito si Rodrigo Enriquez Pering. Danceres yan. teacher ko yan ng elementary. Oo. Ito yung school ko na yan, no? Wow! Yeah. Grabe, no? Elementary, tapos may jersey pa hanggang ngayon. Good job, good yan job. Sa religion. Yeah. Wow, thank you. Shout out tayo. Sa'yo po, Mr. Rodrigo Enriquez Pering. Thank you so much po sa panunood dito sa ating thank live. Thank you, sir. Alright. So, ganun yung mga benefits and consequences when you already have your permanent residence holder ka na.
Of course, may obligation ka na magbayad ng tax na sobrang laki. Pero the benefits are those stuff na na-mention natin. So, that's a very good thing na i-look forward din ng ating mga taga-subaybay tungkol sa pagkakaroon ng PR. So, of course, guys, kapag gustong munta sa Japan, pero sa totoo ba, sir, na dito sa Japan, wala talagang tinatawag na dual citizenship? Kayo po, dalawa po yung dugo. Sa akin, although na resident visa ako dito, pero pwede rin na magtagal sa Pilipinas. Yun lang. Dahil ang problema mo nga lang, pagbalik mo dito, wala ka ng pagiging trabaho. Bakasyon na lang talaga sa Pilipinas. Bakasyon na lang talaga. Or talaga kung gusto mo nang doon na talagang mag for good, yun lang. Dalawa ng pagpipilihan. So pag, for example, pumunta sa Pilipinas, hindi katulad na yung mga ginagawa kapag working visa or tourist visa, every time you come here in Japan, ginagawa is talagang nagpa-process pa ng visa, chine-check na naman yung visa. Yung hassle part is nawala na. Tama po ba? Or meron po kayong ginagawa every year or every 5 years, every 10 years, do you have to report po sa imbahada? Ganun-ganun. Pag permanent residence naman na, yung mismong passport mo na lang ang re-renew mo. So hindi ka na hindi na hassle kasi wala ka nang dapat i-ano pa. So yung passport mo ay hindi na kailangan ng mga, di ba? Kapag visa, kapag tourist visa, may visa paper nilalagay sa ano sa passport. Lang, re-entry na lang nangyayari. Yun, mismo sa airport na, sa immigration dun sa airport na, magsusulat ka ng re-entry ka na. Yun na yung ano. Okay. So that's actually one of the thing that perhaps I will be encountering in the future kasi I'm actually processing my PR din. And that's a good thing kasi hindi naman tayo nag-iisa sa pag-i-experience niyan. Marami din mga Pilipina, mga Pilipino na nandito sa Japan and they're actually parang lost on what should we do, especially if you're not speaking Japanese. Ikaw, sir, hero, from 1 to 10, how's your level of Japanese language? Siguro masasabi ko lang nasa 7 or 8. 7 or 8. Okay, at least may 7. Or ako nga, hindi nga ako nakatongtong ng 0.01. Kasi, ano pa rin talaga eh. Marami pa rin mga bagay na ang hirap ano yun eh, i-explain kahit na pati yung past tense saka present tense, yun yung ano eh. Nalilito ka eh, no? Nalilito. At saka yung format ng Nihongo kasi, yung sa atin nauuna, tapos sa kanila nahuhuli, yung parang ganun. Yung on na may wanandes ka, di ba? Yung on na may pangalan mo, ano, di ba? Eh, kung sa salitang Pilipin, Tagalog, anong pangalan mo? Mauna yung ano. Kaya yun nga, parang nandoon na nagkakaroon ng conflict yung arrangement ng paggawa ng pangungusap is different ng yung grammar rule ng Japanese sa English rule at yung Filipino rule ay sobrang kakaiba. Oh, balibaliktad nagkakano. Kaya kung hindi ka dito talaga mismo nag-aral, so hindi mo masyado talaga mape-perfect yung pagninihongo mo eh. Totoo. Yun yun eh. So parang dapat tanggapin mo na lang kapag hindi ka marunong mo talagang magsalita. Ngayong edad mo ganito, tapos mag-aaral kahit gaano pa ka dami yung time ng pag-aaral mo, there's always a time na magkakamali ka. Diba? Oo. Kahit nga may mga Japanese, di ba? Nagkakamali din sa paggawa ng pangungusap nila. Oo, kahit sila, nalilito din. Especially sa mga kanji. May mga kakilala kong hapon na hindi marunong mag-kanji, yung Chinese character. Sabihin ko, ha? Bakit hindi mo alam? Ano daw sa kanila? Parang hindi naman na kailangan niya. Mayroon naman ng katakana hiragana. Tama. Parang ganoon ang sinasabi nila. Sabi ko parang weird. Japanese. Kasi yung parang, di ba yung kanji kasi ginagamit sa mga formal na pangungusap, yung mga business
mga ganun, business letter, mga ganun, email, mga address. Address, di ba? Actually, kasi sa yung katakana, hiragana lang naman yan, mga pangalan lang naman yan eh. Mga ano lang naman yan eh. Yan yung first letter ng Japan eh. Kumbaga, bago na una yung, bago man na yung kanji. Tapos ang dami din ng kanji, sir. 2,500 at least, di ba? Maano mo yun, masasabi mo na talaga na magaling ka. Mas makapal pa sa Bible daw yung pinakakompleto ng ano eh. Kanji. Kanji. Wow. Ganun katami. Isipin mo yun. So, ano na lang, focus ka na lang sa everyday Japanese language and then i-focus mo na lang yung pag-develop mo sa skill din kaysa yung ilagay mo yung buong buhay mo sa pag-aaral ng kanji. Ba? Tapos yung pala, bago ako nalipat dito sa pag didishwas tapos na ano ko ng pagluluto ng chef, ang naging trabaho ko basura, sa pagbabasura talaga. Yung as in kami yung naglilibot, nag-iikot sa bahay-bahay, kumukuha kami ng basura. Actually, binalikan ko yung trabaho na yon. Dati kasi 6 years ako doon, tapos yung pagbalik ko 2 years. Sabi ko, kasi dahil nga sa pandemic, nawala na ako ng trabaho. Sabi ko, wala na akong magagawa kung hindi bumalik kasi ito yung trabaho ka ako na hindi maapektuhan ng kahit na ano, yung pagbabasura nga. Kasi kung wala ang pagbasura, wala na ang Japan. Yun yung tingin kong number one na nagiging maganda ang trabaho dito sa ano, pagbabasura. Kahit, alam mo yun, parang, ha? Hindi nga. Parang mapapagano ka, pero totoo. Dahil, dami ko rin sinusunda ng mga vlogger na dito sa Meta World na yun yung kino-content and I really appreciate what they're doing. Hindi naman siya sobrang yung basura na parang ini-expect natin yung ginagawa natin din sa Pilipinas. Iba yes, naman. Yes, si brother Jasper Manalo. Ayan. Oo. Nag-comment siya kanina, nakita ko. Ayan, nakasama ko yan sa ano. Ibang kumpanya kami pero pares lang kaming ano, trabaho. Ayan. Totoo. Ayan, sabi niya, good evening, sabi ni good Jasper. Good evening, brother. Hello po, shout out to you. Salamat po sa panonood. Yan, so, grabe no, yung mga experience niyo po. Now, this time po, jump naman tayo. Ibang, ano naman, kasi parang naano na ako, sabi ko, sobra, grabe pala, yung lahat ng opportunity na inihain po sa inyo ay tinanggap nyo. And you were able to discover the craft of cooking. Ganon. Mm-hmm. So, before we're gonna focus on that cooking part, I just want to know, po, kasi nakilala po kita dahil po sa isa ding Pilipino na atin na ding na guest dito sa ating segment na Prank Talk. And that's Sir John or Zai's Vlog po. Parang sabi nga niya kanina ni Sir na after nito, idol, mukbang na tayo. Oo, di ba? So, ganun po, nakita ko yung community po na ginawa ng mga Filipino. For them, I think vlogging is not really something that you can focus to get money, di ba? It's just a hobby. It's something that you want to express. Isa itong kwento ng buhay Pilipino or isang vlogger na gusto mong i-share din sa mga taga-subaybay. Now, bilang isang Filipino, half Japanese din po. And then, I think you stayed here in Japan. I think you will be staying here for good. And I think you have the longest stay sa dito sa Japan, sa mga friends. Yung experience nyo po sa Japan, hindi lang, di ba, dito kayo, kaya tawag dito, palaging nag-visit din kayo dito sa Japan, di ba? Mm-hmm. So, when it comes to experience, exposed kayo sa mga Filipino na nagtatrabaho dito sa Japan. Mm-hmm. What are the common traits? Okay? What are the common traits po? Ano po yung mga common traits ng mga Filipino
yung time na yun, ha, yung bago pa lang po kayo, yung observe niyo po sa mga Filipino dito sa Japan, kung bago pa po sila, what are the things that they did well, what are the things that they did wrongly mostly kapag baguhan pa sila dito sa Japan? Napansin niyo lang po. Ako yung baguhan ako dito sa Japan, yung mga nakasama ko sa trabaho na Pilipino nun, rude sila. Parang mayabang. Yung tipong ano, pero sa katagalan, parang napansin na ano ko lang, naisip ko lang, baka stress pala sila. Kasi nung time na yun, parang wala akong, umaga, hindi ko pa alam nga eh. Hindi ko pa alam ma-stress, yung mga ganun. Pero yun nga yung nakatagalan na, ano, ah, kaya siguro ganito yung mga Pilipino noon na nakasalamuha ako nung araw. Kasi may mga pinagdadaanan din. Kasi talagang isipin mo, trabaho-bahay ka lang. Imagine mo yung ganung klase ng ano, araw-araw mo, ano. Tapos magtatrabaho ka 6 times a week. So minsan hindi yung iba pa hindi pa nagbibigay ng off sa trabaho nila. Yung talagang masasabi, umiikot na lang talaga ang buhay mo sa pagtatrabaho. Wala ka ng ano sa sarili mo na freedom. Totoo. Kaya siguro ganun nga yung parang yun nga, mayabang, magsalita. Oy, gawin mo to, ganyan. Doon ka, yung mga ganun, yung parang utos. Yung parang ini-emphasize nila yung seniority. Ayun, culture. Yung parang ako yung una dito, I'm your senpai, diba? Ganun ba yun? Yun nga, dahil nga din dito sa Japan, may senpai sila. Kumbaga, kung sino yung nauna sa'yo, yung pioneer, yung mga ganyan. May mga ganun-ganun sila. Pero, natural lang din talaga na magkaroon ng ganun. Pero siguro, yun ang pinagkaiba ng ano eh. Yung mga Pilipino sa Pilipinas, kaya nilang kontrolin minsan yung stress nila na dahil mas matimbang pa rin sa kanila yung makikisama yung sa ano, sa katrabaho. Pero sa bagay, minsan din may, hindi naman natin masasabing 100% na nangyayari yun, pero talagang when the stress attack, yun nga, talagang mabubuang ka. Yun talagang masasabi mo na yung anxiety, yung hindi mo mga ginagawa nung dati, yung dahil sa ano, nadadala ka na rin ng pagod, ng hirap, dun mo ano, ilalabas yung mga hindi mo na nagagawa noon. Yun eh. Totoo. Kaya naiintindihan ko na rin sila ngayon, yung mga dati ko, yung mga nakasama. Okay. So based po sa mga sinabi niyo po, mayroon akong na-come up na question. I as what I've said, yung exposure, how parang buong buhay niyo po or most of your life po, more than half of your life, you are in Japan. Tama po ba? Oo. Kasi pumupunta-punta din po kayo. So, ganito po. Based on your exposure in Japan, how did Filipino transition their life here? Yung, ibig sabihin, ano ba, paano ko ba i-express ito sa Tagalog? Yung, paano nyo po nasubaybayan ang mga Pilipino dito sa Japan, how they live their life? Like, meron bang mga pagbabago? Like, for example, di ba, yung sa ibang bansa, like, for example, in Hong Kong, every Sunday, there's a space or there's an area po sa Hong Kong na Filipino Day, parang ganon. Yung nag-iipon, nandan sila, ganon. Are there anything like that here in Japan po? Ganon? Dito, ang mga napansin ko kasing mga Pilipino rin dito ngayon sa Japan, hati. Masasabi, bakit hati? Kasi yung iba, walang pagbabago. Nandun pa rin yung ugali ng Pilipino. Siyempre, number one, yung marites. Okay. Daming chismosa, chismis.
Number one na hindi nila naalis yan, nasa, nandun pa rin. So, talagang, yun nga, nadala nila talaga. Tapos siguro yung pangalawa, inggit. Yun. Pero, yung mga nakaka-adapt naman na ng, ano, ng mga culture ng mga, ng Japan, meron naman na rin. No? Pero, yun nga yung pinagtataka ko, bakit yung mga ibang Pilipino, hindi nila na-adapt yung mga, ano, yung mga naging culture dito sa Japan, yung mga ugali ng mga tao dito sa Japan, parang ganun pa rin sila. So, siguro dahil nga rin, inisip ko na naman, baka stress kasi, stress. Well, the character of a Filipino doesn't only, hindi naman nakafocus lang sa mga ganun. Pero, yung mga Pilipino kasi, tawag dito, we are so naturally happy. We always choose to laugh in every situation. That's why yung ibang lahi din naiirita kapag nagkamali tayo at nag-smile. Diba? Sometimes we smile not because we are happy of what happened. Diba? May mga ganon. We smile because it's like saying sorry, it's my mistake. Diba? So yun yung mga character ng mga Pilipino na minsan na may misinterpret ng ating mga busing na banyaga. Well, ano po yung mga grupo or what I call this one? Ano yung activity dito sa Japan that awakens your Filipino vibe? Kasi ikaw, Japanese, pwede naman na Japanese na lang yung iba vlog mo eh. Pwede naman na Japanese na lang lahat-lahat eh. Bakit you're still using Filipino words sa pangalan mo sa page? Ganun-ganun. Hindi mo siya winala sa karakter mo bilang vlogger. Ano yung nagpapanatili sa Filipino vibes niyo po as a person or as a content creator po? Siguro kasi dahil parang nandun pa rin yung puso kong Pilipino eh. Hindi ko pwedeng mawala yung ano na yun eh. Kasi doon ako lumaki, sabihin na nating dito ako ngayon tumagal dahil nagtatrabaho. Pero yung mga natutunan ko yung nasa Pilipinas ako, lalo na sa Pilipinas, taga-Caloocan ako. Nandyan yung mga kalokohan, yung mga bagay-bagay na ano, at the age ng bata pa, pero ang dami ng mga kalokohan dyan. Nandyan yung sugal, inom, kung ano-anong mga bisyo. So, pero hindi ko sinasabi yun yung nasa puso ka. Yung bisyo. So, hindi. Yun yung parang na ano sa ano ko na parang Pilipino ako eh. Hindi, may pusong mong Hapon lang ako pero hindi ako Pilipino. Hindi ako totaling Hapon. So kaya parang bakit, why not, hindi ako, bakit hindi pa rin yung Pilipino ang gusto kong makasama, makaano sa mga yan, sa vlogging, sa yung ano nga, yung even may page name. Yung pagko-content. Yun. Merong nagpa-shoutout dito, of course, the Pinoy vloggers in Japan. So yes. I want you to explain to me. Kasi ako bagong-bago pa talaga ako dito, and then yung ikaw po, si Sir Zai, we're talking about Pinoy vloggers in Japan. What is this group and how does it help you or how does it influence you as a person, as an OFW or residence or a permanent residence na nanatili sa Japan at nagkakaroon pa rin po tayo ng Filipino vibes? Anong influensya po ng grupo na ito? Well, actually, una masasabi ko dyan, maraming salamat kay JP in Japan. Yung pinasa kay JP in Japan, yung group na yan, yun, eto na, lumago yung mga members. Nagkaroon na lang lagi ng mga activities, yung mga meet up, yung mga, alam mo yun,
yung mga kahit na kung saan lang, oh tara gala tayo, punta tayo sa Shibuya, punta tayo yung river, nandun na yung ano niya, yung talagang community niya. Mm-hmm. So yun nga, doon mo makikita yung talagang pagkakaisa. Kahit na hindi kayo magkakakilala dahil lang nang dahil lang sa pag-vlogging, mm-hmm. doon nagkaroon ng ano eh, ng spark lahat eh. Parang mm-hmm. we're doing this ano as one. Mm-hmm. Yun yung naging ano niya eh. Tapos kahit na small followers ka or mataas na yung followers mo, nandito tayo, sama-sama tayo isa. Kaya ngayon yan, nagkakaroon ng meet up, talagang collab yan. Sama pa yung collab na yan. Mm-hmm. Yun yung naging magandang way na ano. Tsaka hindi yung walang isnabero. Oh, sige, sabihin na natin, hindi natin lahat na bibisita yung mga bahay-bahay nila. Hindi natin lahat na i-share. Pero kasi dahil nga dumami na lang, dumami. So, paano mo pa makikita yung mga ano na yan, yung mga videos nila? So, sana lang din siguro minsan may hindi din nakakaintindi. Yun, siguro ganun. Hindi pa din nila alam yung ganung format. Mm-hmm. Yun, sana naintindihan nyo naman din. Ako din, hindi din naman ako ganun kataas ang ano yan, followers eh. Well, the thing there is, it's not about, hindi lang yan, yung grupo ay, yung objective ng grupo ay hindi lang para paramihan ng nanonood, ganun. You find a family within the country. Hindi po tayo pumunta dito sa isang lugar na, pumunta lang tayo sa city ng ating, parang pumunta lang tayo sa merkado ng, sa ating city or sa ating barangay, di ba? Malayong lugar po ito. At ako, hindi ko pa kayo na nakakausap in person. Pero group na, parang part na ako ng member ng mga grupo dito sa Japan. Hindi lang sa Pinoy Vlogger. Parang hindi ako part. Hindi naman ako talaga. I visited those group pages. Oo. Mm-hmm. And then, nakita ko yung pagkakaisa, pagtutulungan. And that's something that actually lacks kapag ikaw ay nag-OFW, kapag ikaw ay naninirahan sa ibang bansa. I think any group with that objective, the objective of you not feeling alone, is the best group for you to stay. Diba? Yeah, so hindi naman to yung pagba-vlog, hindi naman yung objective talaga is sumikat. Liban na lang kung sa iba na alawi ka, 'di ba? Paglaba ka lang eh. Tama po ba, sir? Oh, tama. So, liban na lang kung ganun yung content mo at may ganun ka rin na physical, 'di ba? So maraming manonood sa iyo. It's just that yung pinaka-reason talaga na gumawa din tayo ng mga content katulad nito. It's because for the past few weeks po, I feel the anxiety of being, you know, alone na parang nafe-feel ko na uncertainty. I think I have a fear of uncertainty kasi hindi ko alam kung mapapasa ko yung PR or mapapasa ko yung visa or hanggang September 25 lang kasi ako dito as a tourist. So, ibig sabihin, may ultimatum. Paano kung ganun yung mangyari? Do I have to do all the stuff of preparation na naman para makapunta ako dito? Kasi, di ba, spouse naman ako, pero may multiple visa ako. Pero, the process of doing it again, buying tickets again, like, I don't wanna do that. I'm here para manatili at makapagtrabaho. So, yung anxiety, yung your fear of uncertainty, yung hindi ko alam kung anong mangyayari next time. And doing this, actually, talking to people, and at the same time, parang, marami talaga akong nare-realize, na-discover, na nakikilalang tao, na sobrang, parang it's one way of shortcutting how to learn life. You don't have to make mistakes for you to learn. Diba, sabi na, experience the best teacher. But sabi nila, what kind of experience? Most of the time, it's your mistake para ma-learn. But I think you don't have 100 years to create mistakes to become a good learned person, diba? Mm-hmm. So parang sabi ko,
I think this is the best way for me to shortcut learning. And not only me, ibo-broadcast ko to kasi gusto ko matulungan yung mga tao na no, it's okay not to be okay this time. It's okay. Buti ka nga, yan lang ginagawa na, yun lang yung piniface natin. How about yung iba? Diba? So, this is a good platform for me to express learning, to express other story, mga ganun po. So, sobrang thank you po talaga, Sir Hero, for siguro, ang dapat mo na siguro gawin para mawala yung pag-iisip mo na yan. Kung anong, yun nga, kung ano yung mangyayari sa'yo, kunwari kung ano yung naging decision sa'yo, hindi mismo yung Japan siguro, kahit nasabi mo papel, kumpleto ko sa papel, lahat ng tax bayad mo, siguro hindi mismo yung Japan ang nag-decision yan, Panginoon ang nag-decision yan sa'yo. Hindi mo alam, baka mamaya ipupunta ka sa ibang bansa, hindi sure sa Japan ang nararapat sa'yo. Maybe nasa Pilipinas or sa London or kung saan mang bansa. So, sa kasi ang nagbibigay sa'yo ng ano eh, di ba? Dito ka, hindi ka dyan. Ngayon, yung experience mo na nangyari sa'yo dyan, i-adapt mo ngayon, tapos doon mo gawin sa susunod mong journey. Yun eh. But, tanggapin mo na parang hindi ka wala kang iisipin. Totoo. But yung time po na sinimulan ko na ito, yung first na interview ko kay Sir Nino, tapos si Sir Zai, si Sir John, tapos kayo po. Sa totoo lang po, di ba kanina nag-text kayo sa akin, hindi ako nakapag-reply agad kasi nasa train station ako. At kakatanggap ko lang ng Certificate of Eligibility. Uy! Lucky! Oh, di ba? So, ibig sabihin, nandun na. Di ba? So, imagine how I wasted my time worrying. Di ba? Kung hindi ko to ginawa. Kung hindi ako nagsabi, no, I need help. And the only thing that I can and ask for help is to those people na naka-experience na talaga. So, I keep on interviewing. Even po, hindi po nangyayari yung mga live. I chat every OFWs na nag-chat back sa akin. And I ask questions to them. Is it okay po ba? Ganito po ba talaga yung feeling? And they responded with all their heart. Mga ganito, yung mga sinasabi niyo po. And sobrang relate ko. And then, parang yung na-realize ko is never waste your time worrying on something you don't know. The fear of uncertainty is the worst fear that you can have because the future is not ours to see. Que sera sera, di ba sabi? So, it's life is unfair, but life is equal. Kasi, tayong lahat is made unequal. So, sabi ko sa sarili ko, if I really put all my time on worrying, yung time na yon kasi sobra talaga nanginginig ako, there were times nga, 'di ba, bawal naman talaga akong magtrabaho, but I make myself busy by going to different school kasi magte-teacher po ako, different school pumupunta po ako, so nag-a-apply po ako, pero sinasabi ko naman na wala akong visa, so nag-a-apply po ako, pero parang gusto ko lang i-try na magpunta-punta sa school. And there were times na pinapatawag ako 2 beses at isang ang content ko po ay nanginginig talaga ako. Sobrang kinig ko, hindi ko maintindihan kung bakit. At may nakakita sa akin, mga 5 tao, nag-message sa akin that they noticed anxiety symptoms po sa akin. Sabi ko, hindi ko na, mga ganun. So, sabi ko, parang totoo. Kasi yung pinapakinggan ko po yung ganun na mga, tawag dito, yung real na sinasabi nila, I realized, hindi naman talaga ganun ako magsalita. Yung panginginig at yung habang nagkukwento ako, yung isang kamay ko is sobrang nanginginig. So, I realized, of course, it's unclinically proven naman. Hindi naman ako pumunta sa doktor para magsabi na may anxiety ka talaga, Frank. Pero, those people reach out for free. Okay? Hindi ako naghanap ng help, pero nang pumunta po sila. But the best thing for you to do if you are feeling depressed, you're feeling alone,
don't be shy to ask for help. No. May internet na, guys. So ask for help. Yung talina ng ano. So, yun na nga. So, yung platform na ito, sobrang nakakatulong po talaga sa mga tao. Ako mismo, natutulungan ako sa sarili kong platform for me to deal with that. And so happy kasi sabi ko nga po, pumunta po ako sa Yokohama District Immigration at nagpasa na po ako ng eligibility and I'm just waiting for the residence card. And I think nasa 60% na tayo from zero. Good sa iyo yan. Ano, congrats sa iyo. Kasi mali mo yan na yun eh. Stage na yun eh. Tama, tama. Yan. Talagang, siyempre, hindi mo naman din masasabi yung biglaan na, ano ako dito, magiging magandang buhay ko dito. Yung ganun ba? Step by step talaga. Totoo. So, this time, sir, gusto kong tawag dito, i-inform sila. Of course, nagbablog po tayo. Ano po yung mga content na tawag dito, na-upload nyo na po? Ano yung mga makikita nila? Ano yung pinaka-niche po talaga ng mga content nyo po sa pagbablog? Ayun, actually, yun nga, more on cooking content ako. Hindi lang Filipino food, may mga kung ano-ano pang pagluluto na meron akong ginawa dyan. Yung minsan din, yung mga kunwari, mga leftover na mga pagkain nyo, pwede nyo gawan ng another menu para maiba naman yung luto na yon. Ganon din ang mga ginagawa ko. Tapos, bukod sa pagluluto, may comedy ako, nagko-comedy din ako. Tapos, exploring Japan and lifestyle. Of course. Yung talagang dinamihan ko na kasi para hindi lang yun ang titignan nila. Parang siguro pwede mapaisip yung magiging followers ko na ano kaya ang susunod na i-upload ni Kaoishi? Siguro pagluluto, siguro comedy, siguro ganito. Yung mga ganun, parang hindi lang yung mismong siya ang aabangan niya. Diba? So, yun yung mga aabangan. Yun yung mga aabangan nila na maraming po kayong ihahain sa iyong pahina. Tama po. Alright. So, I think napakaganda talaga ng content natin today, yung live po natin kasi sobrang napaunlakan po tayo ng isang kababayan natin. And very timely because we are celebrating the National Heroes Day of the Philippines sa Pilipinas. And napakaganda sir, di ba? Kasi hindi naman natin to hindi tayo nag-schedule for the purpose of celebrating because for me, every day naman is OFW day. Ganun yung nasa isip ko eh. Basta may schedule, OFW yan. Pero today is actually your day kasi this is our content and this is National Heroes Day. Di ba? Alright. Basta so, hero, national hero. Yeah. Good job ka dun, sir. Good job, good job. Napasok. Di ba? Alright, sir. So, ang masasabi ko, ano po yung masasabi nyo sa mga Pilipino na gustong magtrabaho sa ibang bansa? Yung pinaka-main message for you, for them? Sa ibang bansa? You mean from galing holistically, from, you know, galing Pilipinas na nag-iisip na, I think, being an OFW is the only way for me to help or to solve the problem that they are actually facing right now. Ganun po. Yun, masasabi ko sa mga gusto mag-OFW na nasa Pilipinas, huwag nyo lang pangarapin. Gawin nyo, iporsige nyo, kahit na unti-unti, step by step, pero focus nyo yung goal nyo na kung yun yung gusto nyo, pumunta kayo ng ibang bansa. Hindi yung parang maghihintay lang kayo ng parang may baka mamaya may backer naman na dumating dyan. Hindi dapat yun. Or kuminsan, may
magme-message sa'yo, "Sir, baka may alam ka na may trabaho dyan, baka may pasok mo naman ako." So, hindi po kami agency para makakatulong sa inyo. So, ang only na magagawa namin sa inyo, ang tanging magagawa po namin is to advise lang po yan. Tama. Yun po yung ano nyo. Wala pong ibang gagawa niya kung hindi sarili nyo rin. Tama. Yun. So, ituloy nyo kung ano yung gusto nyo gawin. Hindi lang yung pangarapin. Gawa nyo ng hakbang. Tama, tama. So, yeah. Ano naman po yung mensahe nyo sa mga kapwa natin, Pinoy na nasa ibang bansa na nakatira? Ibig sabihin, nagtatrabaho na sila, ginagawa na din yung ginagawa natin bilang OFW. So, yun na nga, para sa mga kapwa nating Pilipino na nasa ibang bansa rin, no? So, nararamdaman po natin lahat ng paghihirap na so, minsan mapapaisip ka na hindi naman ako ganito sa Pilipinas eh, dapat pala hindi na lang ako nagpunta ng ibang bansa. Hindi, wag niyong isipin na gano'n, wag niyong gawin na gano'n kasi akala ko ba yun yung goal nyo, yun yung ano nyo. So parang bigla kayong umuurong. Kasi ang buhay dapat fighter ka dyan eh. Hindi ka dapat aatras. Ngayon, kung bumagsak ka, nanggaling ka sa taas, bumagsak ka, angat ka ulit. Diba? Hindi ka dapat yung pag bumagsak ka na, wala na. Marami nagsasabi, sunod lang sa Agos. Isipin nyo, ang sumusunod lang sa Agos, patay na isda yon. So, hahayaan mo ba na maging isang patay na isda ka? Diba? Ganda. Yun yun eh. Maging matuto kang lumaban. Lumaban, lumangoy sa amo ng buhay. Totoo. Yun yun. Huwag kang yung dediretso, bahala na, go with the flow. Huwag. Kailangan maging fighter ka sa lahat ng ano. Tama. Yun nga, tapos yun nga, pag ako naring mararamdaman mo na sa sarili mo, parang hindi yata ako dapat sa ganitong sitwasyon, sa ganitong trabaho. So, siguro kailangan ko lumipat na ibang trabaho. Kasi kung minsan, marami nangyayari dito na parang sa sobrang gusto lang nila dun na mag-stay sa trabaho, sa sobrang sinasabi nila na dito na lang ako kasi natatakot akong magkaroon ng ibang klase ng trabaho. Pero hindi nila nararamdaman na i-stress na pala sila. Huwag nyo hayaan na ma-stress kayo sa trabaho nyo. Tuloy-tuloy lang kayo. Bahala kayo maghanap ng trabaho. Lalo na nasa ibang bansa tayo. Hindi tayo nasa Pilipinas. Totoo. Na tulad ng kung ano-anong klaseng trabaho, kung ano-anong klaseng dokumento ang kailangan na para lang makapasok ng trabaho. Wag. Nandito tayo eh. Opportunity nga natin na mag-iba ng trabaho. Ngayon, wag lang yun tayo magyayabang na marami namang klase ng trabaho rito sa Japan eh. Sa ibang bansa. Wag din ganun. So, gagawin nyo yung best nyo ngayon kung ano man ang mangyari na sa tingin mo parang hindi mo sapat, hindi dapat ano, pero kailangan ko na mag-move on. Umalis ako sa ganitong kumpanya. Tapos hanap. Yun nga, hanap lang ng hanap kung ano yung nararapat sa'yo. Diba? Kung ano yung sa tingin mo sa sarili mo na pinaka best sa'yo. Ayan, tulad niya. Meron yung sa talyer, yung mga mekaniko, yan. Oh, kung mekaniko ka, alam mo sa sarili mo na hilig mo mag, ano, ng mga sasakyan. E di dun, humahanap ka sa field. Yung field na yun, yun yung ano. Ngayon, kung hindi mo agad mo na mahanap yun, pag-test ka muna kung ano meron ka ngayon. Yun yun. Maraming ako na pagdaanan ito dahil sa pagbabasura ako na trabaho yung 6 years ako. Ito yung bahay ko ngayon, loan to.
galing dyan yan sa pagbabasura. Wow. Sana maging ano sa inyo yan, yung inspirasyon, motivasyon. Oh, yan. Kasi unang-una, hindi naman kumpleto naman tayo ng paat kamay na pagsalita tayo. Yung iba nga dyan, putol ang kamay, putol ang paa, pero nakita mo kung paano magtrabaho. Kumayod, talagang kumakayod talaga. Tinataig pa tayo na kumpleto. So, diba? Yung iba mahirapan lang na, kunwari sabihin, ang init ngayon, umuulan ngayon, pero isipin mo na lang, paano pa kaya yung mga kulang-kulang? Yes. Na kahit na anong, isipin mo, kulang na isang kamay, hindi iniinday yung init ng araw, yung klima, pati yung kamay niya, hindi niya iniinda, pero tuloy pa rin sa trabaho niya. Yung mga ganun bagay. Dapat iisipin nyo din yung mabuti nga ako, kumpleto ako. Yun. Isipin mo yung pagkakaiba ng dalawa na yun. Yung iba, umaasa sa pagbuburaot. Usually, yun nga, marami ako nakikita ganyan. Hindi lang sa Pilipinas, dito, sa ibang bansa. Yung mga ganong mindset, parang hate, nakaka-hate yung ganon eh. Kasi isipin mo, aasa ka lang sa pagbuburaot. Easy money, easy go yan. Mm-hmm. Dirty hands, clean money. So, mas, tsaka mas matututo ka maging mahigpit na gumastos ng pera kung pinaghirapan mo yan. Diba? Yun yung mga ganon eh. Kaya yung mga easy money na gusto nilang gawin ako, hindi ako sangayon sa mga yan sa totoo lang. Iwasan na lang talaga yung mga ganun. Kung magkaroon man ng opportunity na ma-expose sa ganun, of course, it could be you control it or you've been controlled to do that. So, you could be the culprit or you could be the victim of the situation. So, everything that is not good is always not good. Tama po ba? Oo. So, ganun guys. So, si Sir Hero dito, ang dami niya pong inihain. Talagang magaling sa pagluluto kasi lahat ng inspirasyon at motivasyon ay inihain sa atin, ano? Thank you so much po, Sir Hero. So, isa po siyang vlogger, isa po siyang content creator, at ang niche po niya ay ang pagluluto. At ngayon po ay handa po niyang ihain ang mga iba't ibang experience. Kasi when it comes to knowing Japan, the only people who knows Japan are those people talaga na nakatira talaga sa Japan. And it could be a very good page po na puntahan po natin. We will be expecting a lot of comments from Sir Hero or contents from Sir Hero tungkol sa experience dito sa Japan. And I think I will be watching that a lot kasi gustong-gusto ko din na basihan yung mga vlogger, yung mga content nila para magka-idea ako kung saan ako pupunta sa next na mga content din natin dito sa Frank in Japan, di ba? We need ideas before going there kasi paano na lang, 2 months pa ako dito, paano ako makapunta dyan, di ba? Tsaka yun nga, sa mga bago dito sa Japan, yung mga nangangapa pa sa mga ano, huwag kayong mahiyang lumapit sa aming mga vloggers dito sa Japan. Lumapit ng hindi tulong sa financial, ah. Lumapit na natawa ako. Lumapit ng yun, magtanong, ganito ba dito, yung mga ganyan, yung mga bagay-bagay na hindi nyo pa alam. Mas magandang magtanong kayo sa nandito na kasi na-experience na namin yan. Huwag kayong mahihiya na magtanong sa amin. Message nyo kami, direct yan. Okay lang. Kasi mas maganda nga yun kasi nakaka-guide kami sa inyo. Tama. Hindi tulad, so ano naman yung mangyayari, sir, kung makita ka nila in person, nakaupo lang naman, walang ginagawa, at tapos pupuntahan ka nila, hindi sila hingi ng pera, tarong
cake, mag-excuse naman sila. Eh, siyempre magsa-selfie tayo. Ah, di ba? Libre ba yun, sir? Libre yun, sir? Ah, okay. Alright, so pwede po, okay? So hindi naman tayo katulad kay Ivana Alawi na kapag magasgas ay hindi na mabenta, di ba? So, ganon. So, shout out po pala sa lahat po ng mga Pinoy vloggers sa Japan at tapos yung mga vlogger po dito sa Saudi Arabia na nami-message na din natin para magiging panauhin din natin. Yung taga Hong Kong po, nag-check pa talaga kami ng mga schedule kasi sobra naman talaga yung schedule nila doon. Hindi naman, hindi basta-basta. Kung meron naman silang time na makapag-time, wala ding good internet kasi nasa labas sila, di ba? Lahat ng mga bosses nila nasa bahay din. So, paano sila makapag ganito, di ba? So, merong mga challenges. So, meron tayong mga challenges dito pero hindi natin pinapahalata sa page natin. Palaging may content, di ba? Pero, So, it's really a good platform, guys. And I hope you appreciate it. Nakikita nyo po yung ating ginagawa at na-send ko po ng maigi ang ating mensahe tungkol po sa pagbubukas ng pintuan, pagbubukas ng boses ng mga OFW. Nananawagan ako sa mga gustong magpahatid din ng kanilang istorya. Mabuti nga, nandiyan ka. Diba? Parang nawala na kasi yung MMK, so gagawa ako dito. Buhay abroad. Buhay abroad. Ikwento mo. Ganon yung fact natin dito. Diba? Diba? Yun yung magandang content talaga. All right, so I think it's the time na magpaalam at magpasalamat sa ating mga tagapanood. Yes, yun na nga. So bago magtapos ang lahat, mag-iwan lang din ako ng isang mensahe na sana kapulutan niyo rin ng aral at maging yun nga, makatulong sa inyo, no? So, yun nga, ano man ang nga mo ng buhay, huwag tayong bibitaw. Tumayo ka talaga sa sarili mong paa. At kung nasa taas ka man, huwag kang magpapakataas. Stay fit on the ground. Focus ko lang kung anong gusto mong gawin. Gusto ko magkaroon ng bahay. Anong dapat kong gawin? Diretso mo lang. Gusto ko magkaroon ng negosyo. Ano bang dapat gawin, idiretso mo lang. Yun lang yun. Wala nang iba. Kung may hahatak man sa'yo, pabayaan mo sila. Kasi sila yung magiging istorbo sa'yo. Kunwari may mga nagbabasa sa'yo, pasalamatan mo lang. Kasi sila isang tutulong sa'yo. Dahil ikaw yung, sila yung magiging inspirasyon mo sa pinupunta mong goal. Yan. Parang yung message na yun, tagos puso talaga. You know what? That's something that I'm actually experiencing now. Maraming sumusuporta, ganun-ganun. Pero meron talagang mga hindi din in a way na parang joke sa kanila yung ginagawa natin. So, hopefully, I was not able to send the message like that. Kasi hindi talaga yun yung mini-message natin. To be honest, I can actually do this in my own way sa YouTube ko. Nag-YouTube din po ako. But I choose to go back to zero dito sa meta world because mas maraming tao. Yung pagiging marites natin ng mga Pilipino, ang dami dito sa Facebook. So, nakikita ko talaga yung mga mama, yung mga OFW na sobrang saya nila, gusto nilang magkwento, ganun-ganun. And I think I have to look for a room for them to tell a story in a formal way. Yung sila lang yung bida. Sila lang yung pakikinggan. Walang ibang pupunta kundi sila lang, siya lang, siya ang bida ngayon. Dalawang oras, isang oras, tatlong oras tayong mag-uusap kung gusto mo pang pag-usapan ang buhay mo. So, I hope I was able to send that message. Ikaw ang bida dito sa ating ikaw ang bida sa ating programang ito, and hopefully mas marami pa talaga tayong magi-guest and willing to show
kung ano yung mga experience nila at mapupulutan talaga ng aral natin, di ba? So, Sir Hero, I think we have to say goodbye na sa kanila. Okay. And of course, thank you talaga sa time. Sobrang nakaka-humble na nakaka-proud kasi may mga taong nag-yes sa ating maliit na bahay, ngunit ano, may nakikita yung purpose ng ating paggawa ng ganitong content. And I really appreciate those people po. That includes you po. Alright, so, Sir Hero, maraming salamat sa lahat ng mga pumunta. So, yun nga, sana tuloy-tuloy lang tayo lagi sa ating pangarap. Totoo. Again, so thank you so much guys, Sir Hero. Thank you. See you po sa ating next na part ng ating pagkakontent tungkol sa buhay OFW, ikwento mo.